Hello, welcome sa ating another video. This is about understanding financial concepts. Bakit mahalaga ito sa building of our personal finance? Of course, kasi pag hindi malinaw sa atin, nahihirapan tayong magdesisyon. Samantalang kung naintindihan natin kung ano ang function nito at ano ang makatutulong, paano ito makakatulong sa atin, ito ay magiging guide natin para sa quick decision, di ba? Ibig sabihin, ito yung guiding points natin na makadecide ng malinaw at maayos base sa ating pagkakaunawa. Okay na. Financial concepts na ito ay basic para sa marami. Pero syempre, ito ay very important para sa marami rin. Bakit? Kasi regardless of our personal and social status or personal background, professional background, marami po ang mga financially illiterate. Diga po, kaya po dito sa IMG, syempre, we are continuously doing the massive financial education. Kasi ano naman ang mangyayari kung ikaw ay may savings pero nakalagay sa mali? At ano naman ang mangyayari kung hindi ka nakapaghanda? Ano po? So moving on, tingnan natin kung paano ito makakatulong. Pero syempre po, quick background sa aking sarili. Ako po ay si Mary Ann, Senior Marketing Director dito sa IMG. Associate Financial Planner sa RFP Philippines, Manila Bankers Life Underwriter, Insurance Institute of Asia and the Pacific, Licensed Secondary School Teacher sa Philippines, but currently, andito po ako, OFW for 17 years, currently working as Program Coordinator sa HMC, dito po sa Doha, Qatar. Okay, bakit kailangan natin pag-aralan ang lahat ng ito at bakit namin ito ginagawa? Ano po? Siyempre, para malabanan yung mga challenges. Bakit may mga challenges? Noong una pong panahon, di ba, ang mga magulang natin nagsisave sa bangko. Mataas pa yung interest. Dati, manual pa karamihan ang ginagawa. Ngayon, marami nang nabago. Ano po? So, siyempre, kailangan natin paghandaan para ready tayo. Karamihan sa atin, sasabihin natin, ay Mayan, alam na namin yan. Hindi na namin kailangan yan kasi meron na ako nito at meron na ako niyan. Pero tingnan natin ang pag-aaral at saka yung percentage po ng survey. Ano po? Bakit maraming mga professionals ang financially illiterate? Ano ibig sabihin? Broke. Maraming utang. Walang ipon, pag wala pang sahod, wala ng pera, kakasahod pa lang, wala ng pera, at iba pa. Ibig sabihin po, hindi nangangahulugan na ikaw ay professional degree holder, ay ikaw ay financially literate. Ano po? So kung tatanggapin lang natin sa ating sarili, hikahos na nga tayo, broke na tayo ngayon, tapos hindi pa natin i-accept na I need something. I need some clarification and guidance. Hindi tayo makaka-move on, diga po. So, ito yung binibigay. Ang dami na pong nabago. Low savings and high debts, uncertain labor market, yung inflation at saka yung effect nito, lahat sa poverty, job loss, commodities, high cost, and effect on general market. Marami nang nagbago eh. High cost of education sa mga nagpapaaral dyan o nagpapaaral ng mga kapatid or family. Lahat po ng ito may impact sa ating income. Tama? Bakit tayo, hindi ba tayo nagtatanong, lagi na lang ubos yung pera ko, lagi yung sweldo ko ay hindi enough, kulang.
O karamihan sa inyo, sasabihin ninyo, ay, si Mamean. Mamean po kasi ako kung tawagin sa amin. Ay, si Mamean nasa abroad. Utangan natin siya. O kaya i-message natin si Mamean, hingi natin ng donation. Kahit po narito kami sa ibang bansa, bilang OFW, hindi naman po kami maraming perang hawak. Bigyan po, magkaiba lang tayo ng bansa, pero nakakaranas din kami ng inflation dito. Diga po. Plus, ang dami rin po syempre nakasalalay sa income na natatanggap ni Mary Ann. So, ibig sabihin, may tendency din o chance na si Mary Ann mismo ay financially broke. Diga po, ang expectation kasi ng mga tao o ng mga tao sa Pilipinas ay punta tayo sa Mamean, hindi yan nawawala na. Sa abroad yan, marami ang pera. Ano po? So, marami nang nagbago. Kailangan, ano ang gagawin ko para mapaglabanan ko o mapaghandaan ko ang mga changes na ito? Diga po, paano kung ako ay mawala ng work? Handa ba ako? Paano ang impact sa aking retirement? 5 years, 10 years, 20 years from now, handa ba ako? O isa ba ako dun sa mapupwersa na mag-work until 65 and beyond? Okay? Papaano kung due to cost cutting at automation at pandemic, nawalan ako ng work, handa ba ako? Diga po, napakaraming mga tanong, basic na mga tanong, pero kung hindi ako ang nakakaranas nun, for sure, marami pong nakakaranas. Tama? So, ibig sabihin, dahil sa mga pagbabago na ito, kailangan may paghahanda tayong ginagawa. Preparation. Diga po, kung hindi tayo nakapag-prepare ng mga nagdaang taon, ngayon ang panahon kasi sinubok na tayo ng pandemic. Halos nga tayo ay malugmok. Ano po, sa pagkaranas natin ng pandemic na yon. So, may gagawin dapat tayo sa ating personal na finance. Ano po? Pag hindi pa rin, 5 years from now, 10 years from now, ganito pa rin tayo. Diga po, hindi kailangan na ikaw ay maging professional, na ikaw ay OFW, na ikaw ay teacher, na ikaw ay engineer, ikaw ay doktor. Hindi, walang requirements, walang pre-requirements. Ang pinaka-requirements lang po, yung willingness to listen. Ma-educate ang sarili. Mapataas yung financial intelligence para malaman mo sa kakayahan kong ito, sa capacity ng income na nare-receive ko na ito, paano ko mapapaghandaan ang mga pagbabagong ito. Diga po, napakahalaga at saka napaka-importante niya na hindi napapahalagahan ng maraming tao. Ano po, para sa atin ito, hindi naman kailangan ay para lang yan sa mayaman. No, hindi po. Para po sa ating lahat. So, dun po pumapasok ang ganap, okay? Ang importance ng role ni IMG as a community. Dito po sa IMG, we are a community of savers and investors. Hindi requirement dito na ikaw ay mayaman o ikaw ay nakapag-aral o ikaw ay OFW. No. Lahat po ay welcome. Ano po? Bakit? Ano yung community of savers and investors? Tinuturuan tayo na mabago ang ating pananaw sa paghawak ng pera. Financial education, walang tigil, ongoing, consistent, and dire-diretso. Diga po, execution with the best deal. Ano ibig sabihin? Hindi lang tayo aral-aral dito. Mino-monitor. Dine-develop yung discipline and habit of savings. 5 years, 10 years from now, paano ko makikita yung personal finance status ko noong 2022 to after 10 years? Ano po? So, napakaganda. Very basic siya. Ano yung silbi ng platform ng IMG? Ito po ay guide. Makikita mo yung iyong sarili. After attending a series of financial literacy training, makikita mo, hanggang ngayon, hindi ko makita yung sarili ko paano ako makakapagsimula. No, IMG can answer your question. Kasi sa IMG portal, you can start
building your personal finance, building proper savings and investment. Yun nga lang pong education, eh, sulit na dito. Yung maintindihan mo na, okay, kaya pala maraming nai-scam. Kaya pala maraming, kumbaga po, napakaraming kailangang hilutin, baguhin sa ating kultura, sa ating ginagawa. Ano po? So with proper knowledge, everyone can make a right decisions, take action, and achieve the desired result. Yun po lagi ang basic. Siyempre, lahat tayo gusto natin maging maayos ang ating kalagayan. Pero ano naman ang kapantay nito? Gusto natin quick money. Hindi po ganun. Ang pangmatagalan at saka stable na money management and wealth management, siyempre po, dapat tama, maayos, at hindi na tumatapak, hindi nakakatapak sa prinsipyo ng ibang tao at kapwa. Diga po, our goal is to make financial education available to everyone regardless of status and professional background. Totoo po ito. Lagi kong binibigay na example sa aking mga training. Kahit magtitinda ng barbecue ako sa kanto, o kahit ako ay magtitinda ng palamig, pwede akong maging investor at pwede akong maging saver. Totoo po yan. Dito ko na-appreciate na kaya kong magturo sa kanto ng isang squatters area at pwede kong i-guide ang isang community kahit pasabihin nilang wala dong doktor, walang professional, walang teacher. Diga po, so napakaganda. Inopen na, nag-change na po ang financial revolution, financial industry. Iniimbitahan na ang mga low-wage earner at tayong mga OFW na ma-guide ng tama. May chance na mabago ang ating financial outlook. Pwede mong simulan ng dahan-dahan. Diga po, so overwhelming siya. Ito yung solusyon sa napakaraming problema, diga po, kahirapan. Yung pagnanakaw, pagdekwat, pagsusugal, pagtaya sa loto, lahat po yan ay mga mindset ng mga easy money. Ayaw maghirap. Ayaw ng matagalan. Gusto lang ay tulala, mamaya meron ng pera. Mga ganun. Ano po? We want to make sure that no family left behind when it comes to saving for future through financial education. Medyo madugo ang mission na ito, but it is very rewarding. Bakit po? Can you imagine no family left behind? Kaya nga po we will start from ourselves. When we understand what is a proper way of saving and investing, mai-guide natin for sure ang ating family. Bakit? In the end of the day, our family, extended family, and community who are depending on our own income will also be knowledgeable. Diga po, kasi for sure i-guide natin sila or else sa atin sila hihingi. Hindi lang lagi bigay, hindi lang lagi limos or donation. Yun ang gusto nating baguhin sa mindset ng mga tao. Diga po, no family left behind. So very noble yung mission ni IMG to reach out among the Filipino families na maintindihan, though basic ang mga bagay na ito, pero dun tayo sa simple, dun tayo talaga bumabagsak. Ano po? So ngayon, as of today, ang atin pong counter o campaigners counter ay 5 million na. So bakit may ganito? Ito po yung ating campaign. We campaign for 30 million families by the year 2030 to be financially educated. So we are welcoming everyone to join the community. Bakit? Ilang taon pa to? I hope nakasabay tayo nito para by the year 2030. Makita na lang natin ang sarili natin. Oh, my finances are okay than before. So napakaganda. Na-guide ko ang aking kapatid, na-guide ko ang aking magulang, ang aking pamangkin, ang aking anak, ang aking kamag-anak, and all. Very basic, diga po. Pero
yung basic talaga ang pinakahaligi. That is the foundation. That is the guide. Ano po? This is the campaign na pag nakita ninyo, sasabihin nyo, ah, yan yung napakinggan ko. But did you do anything about it? Nag-take ka ba ng action concerning sa iyong personal finance? Ano po? Financial education made easy. Diga po, pinaaluan, pinadali na siya eh. We can access it by phone, available na siya online, pwede mo nang ma-access kahit andyan ka, kahit hindi pa tayo nag-meet ng personal. Diga po, kahit nasaan ka sa mundo, dahil sa technology, it has been made easy. Mabilis nang maintindihan, mabilis nang magawa, at easy na rin siya papaano siya i-execute. Plant what you harvest. Sabi nga, kapag tayo ay nagtanim ng takwan, so ibig sabihin, after 2 months, mag-aani tayo, 3 months. Kung gusto natin ang matagalan, magtatanim tayo ng pangmatagalan. Diga po. So, yun ang mga few important things. So, dito po sa IMG, paano ba tumutulong ang IMG at ano itong trabaho o work na ginagawa nila? Okay? Meron lang pong key points. 4 lang. Ano? Aral muna bago invest. Sinisikap nating makapag-reach out sa mga Pilipino na mag-aral tayo para sa ating kapakanan, di ba? Matutunan, pag natutunan natin, saka tayo magde-desisyon. Pag hindi pa natin natutunan, aral ka pa ulit. Pag hindi mo pa ulit natutunan at hindi ka kumbinsado, huwag kang magdesisyon, aral ka pa ulit. Financial education is the basic platform to open our door to a wider and better understanding. Kasi kapag hindi natin natutunan, papaano mo gagawin? Para maiwasan ng scam, pag-aralan muna. Diga po, ang kalimitan ng iba dahil sinabi ng kaibigan, nagbigay. Dahil uso, nagbigay ng pera. Dahil sinabi ni ganito ay magbibigay ng ganitong percentage, nagbigay ng pera. In the end, anong mangyayari? Iyak. Ano po? So, may timeline tayo. Education, tapos saka natin ipuput into action. Execution. Tapos, ano ang gagawin natin kapag execution pero kulang? There is also an entrepreneurship side. An opportunity that will transform you from spender to saver. Kasi po dito sa community, syempre, di ba, ang sabi nga nila, tell me who your friends are and I can tell you who you are. Kung sino ang lagi mong sinasamahan, yun yung makakapagsabi na sino ka. Diga po, kung ikaw ang mga sinasamahan mo ay gastador, for sure, mag-iisip ka rin gumasta. Maghahanap ka ng paraan na, okay, ng reason na ikaw ay gumasta. So, kung ang community mo ay savers at saka investors, nag-aaral, nagpapataas ng understanding at pagkakaintindi or literacy about personal finance, for sure, maigaguide ka na magkaroon ng savings and investment. Ano po? Ano yung enhanced membership? Yung pong platform natin dito, marami ka na agad benefits na makukuha. Actually, 63 na ngayon. Ano po? So, very basic siya. O, ito palang platform na ito, pwede na akong makapagsimula. Yes, opo. Pag natutunan mo na tama at kailangan ng mga ito, ito na ang kailangan mong simulan. Ano ito? Ikaw at ang mga financial needs ng tao. Ikaw at ang access mo sa lahat ng major providers na ito. Bawat isa sa atin ay kailangan ng may paghahanda sa healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied financial services. Pag sinabi natin na, ay, hindi ko na yan kailangan, gagastos pala. Lahat po ito para magkaroon tayo, syempre, tayo ay maglalabas ng pera. O hindi naman natin pwedeng sabihin gagastos. Kasi pag sinabi natin gagastos, ibig sabihin, iniisip mo na expense siya dahil siya ay gastos. So another way yun, dapat maintindihan natin na ang pagsisave at pag-iinvest ay malaki ang pagkakaiba sa expense. Ano po? Kung titingnan natin kung ito ay expenses, hinding-hindi tayo makakapagsimula. Ano po?
So mas marami tayong matututunan dyan. Bakit daw may mga connection na ganito si IMG? Kasi lahat po yan ay mahalaga sa atin. Okay, bilang breadwinner, bilang family member, bilang tayo ay community member, bilang tayo ay tao, syempre, di ba? Kailangan natin yan. At bilang tayo ay tumatanda, paano natin ipiprepare ang ating retirement and so on. So with this, ano po yun? Yung understanding how money works is very important. Yan po ang pinaka-core ng mission ni IMG. This time, unlocking a refresh view into money and redirecting it to let money work in favor of us. Ano po? So, una dito, tingnan muna natin, how do we create our plan? Financial plan, future financial plan. Ano po? Yung X-curve concept ay makakatulong po sa atin para makita natin nasaan na ba ako sa paghahanda ako financially. Okay? Yung X-curve po ay may X, of course. Yung line na mula sa taas patungo sa baba ay nagsisignify ng law of this decreasing responsibility. Law of decreasing responsibility. Yung line mula sa baba patungo sa taas ay nagsisignify ng law of building wealth. Anong ibig sabihin nito? Ang timeline natin mula nang tayo ay natutong mag-earnings o kumita mula 20 years old or 21 up to our retirement age. Yun po ang pinapakita dito. Ibig sabihin, it is given na nung tayo ay bata pa, mataas pa ang responsibility natin o bago pa lang tayo nagkaka-income, wala pa tayong savings. Okay? Pero it is expected na habang tayo ay tumatanda, bumababa ang responsibility natin at tumataas din ang ating savings. Okay? Napakaganda pong representation siya, di ba, na pwede nating maging guide. Kasi pala, sa ating buhay, kahit bata pa tayo o matanda na tayo, merong dalawang if na tanong. What if I die too soon and what if I live too long? Kahit pa mataas o mababa hanggang sa bumaba ang responsibility ko at kahit maliit pa ang aking income habang ako'y nagbibuild ng aking savings, paano kung ako'y namatay? What is, yung value ng aking savings or wealth na ibibigay sa aking family na nakadepende sa akin in the event of untimely death? At ano naman ang preparation ko para sa aking sarili if I live too long? Maganda, napakaganda nito. Ano po? Okay, what if I die too soon? The protection that we must have is insurance. Okay, ay meron na ako niyan, mayan. Pero magkano? Tama ba na lahat ng nakadepende sa'yo o lahat ng expenses ay makukover in the event of death? Ano po? What if I live too long? Paano po paghahandaan kapag ikaw ay hindi pa nagkakasakit at hindi pa namamatay? See? Yan po ay ang kailangang protection. Meron tayong healthcare savings o healthcare fund at merong investment para sa susunod kahit wala na tayong active income, meron pang pinanggagalingan ng income para makasustain sa ating buhay. Diba? So kung tutuusin, eto pa lang, pwede na natin itong pag-usapan ng ilang oras. Ano po? Napakaganda niya, very simple ang representation. Pero nangangahulugan lang na okay, matanda na ako, magkano na ang aking savings? Meron ba akong protection to protect in case I will live too long? How about in a moment of death or accident, there is any protection on earth? So kapag wala, malaki na naman ang ating tatrabahuhin. Okay? Ganun lang po yun. Meron ba ako o nasaan na ako sa timeline na ito? With regards to my personal financial preparation. Kung wala, malaki ang ating gagawin. Kailangan na nating magsimula as early as now. Diga po. Kasi alam natin, di ba? Makikita dito, kahit 20 ka pa lang o 65 ka na, yung basic necessities nandiyan naman.
So, huwag mong sasabihin ay sa susunod na lang kasi ako'y ano, magtatanim na lang ako sa amin, magtatanim-tanim na lang para mabuhay. No. Diga po, kung i- kaya mas marami ang bumabalik sa paghihirap kahit kunwari nag-OFW ng matagal kasi hindi nagkaroon ng proper preparation and ano po, ano, protection. So, very important yan. Yung second concept po ay yung building solid financial foundation. Financial concept ito na ipinapakita that the importance of building personal finance is like building a house. Magsisimula dapat siya sa pinakailalim o pundasyon. Diga po, so napakasimple rin ito, pero syempre mahirap siyang gawin. Pero ang advantage naman ito, ipinapakita dito, ano na ang meron ako at ano na ang kailangan pang trabahuhin ko. Ganun pala yun. Kapag pala ako ay naghanda para sa akin, para masigurado na may protection ang aking savings and investment na pera o kaya lupa, kalabaw, motor or whatever, kailangan pala well-distributed ang aking preparation. May fund para sa healthcare, para pag wala na akong income, makakapagpa-check up pa rin ako at makaka-avail ng medical services. Okay? May protection, life and accidental protection, para in case na ako ay nawala, ang family na nakadepende sa akin o sa aking budget na pinoprovide ay hindi dagli ang maghirap. Okay? Hindi agad na bumalik sa hirap, kundi makakapagsimula silang muli. Mula sa cash na ibibigay o fund na ibibigay ng insurance bilang protection. Ganun pala yun. Eliminate debts, kailangan palang tapusin ito kasi ito pala yung pinakaanay kung bakit hindi ako makakapagpundar ng bubong ng aking financial house. At napakahalaga po na magkaroon ng emergency fund. So, as we go on sa mga courses at mga topics na dinidiscuss po dito, malalaman natin magkano ba dapat yung emergency fund na kailangan ko. This is enough. What are the basic emergencies na kailangan kong paghandaan? Kunwari, may kumari ako. Kumpare ko yung ng OFW. Ang sabi niya, kailangan makita kita, Mean. Kasi yung asawa ko manganganak, emergency lang. Hindi po emergency ang panganganak kasi nagbuntis siya ng 9 months. So may 9 months ka na paghandaan ang kanyang panganganak regardless of what kind of delivery. Awa ng Diyos, malaki na ang bata, hindi pa nababayaran sa akin ang emergency na perang inutang. Last pala na itinatayo ang investment. Karamihan sa atin kapag may pera ay mag-i-invest ako. Ay, maggaganito ako, bibili ako ng kondo, bibili ako ng bahay, ng lupa, and so on. So, kapag wala pala itong iba pa nating protection, useless ang investment. Let's give an example. Kunyari po, may nagkasakit. Puro tayo investment. Anong mangyayari po? Walang protection ang investment kasi mapupwersa tayo na ibenta si bahay ng palugi. Kasi kailangan natin magbayad sa ospital. Dige po. Kapag walang emergency fund, saan pa pupunta? Mauuwi tayo sa pangungutang. So, napakaganda na po sa mga susunod nating topic. We will discuss more and give more concrete examples about how we can build strongly and solidly our solid financial foundation. Ano po? So, napakaganda niyan. So, tanungin natin yung ating sarili. Kumusta ang financial status ko? Kumusta ang financial status mo? Ikaw ba ay nandito sa kaliwa na medyo isang lindo lamang, intensity 2 pa lang, tagilid na? Totoo naman po yan. Example, yung sinabi ko kanina, di ba? May investment pero walang healthcare. Nagkasakit ang isang member ng family, tagilid agad ang financial house. Ganyan lang po ka-basic ang representation and comparison. Kung bakit mahalaga na pag-aralan natin paano ko mabibuild ang aking personal finance. Ano po? So, napaka-basic ng concept
pero napakahirap niyang gawin. Ang kalaban dyan, i-income, kalaban ay tukso, kalaban ay sales, lifestyle, and so on. Pero alam natin, tanggapin nyo man o hindi, kailangan natin ito. Diga po. Okay, concept number 3, understanding how money works. Ito po ay understanding the compounding interest, power of compounding interest. Pag sinabi natin, ay, ang mga mayayaman, lalong yumayaman, ang mga mahirap, lalong mahirap. Tama po yun. Kasi ang mga mayayaman, naglaan ng panahon para maintindihan nila kung paano nagtatrabaho at paano gumalaw ang pera. Kaya nailalagay nila sa tama at nagwo-work ito. Pabor sa kanila. Ano po? The wealth formula, sabi dito, money, time, rate of return, inflation, tax is equal to wealth. Pero syempre, yung money, positive. Ibig sabihin, lahat ng positive, patataasin. Lahat ng negative, dapat pabababain. So, ganun pala ang pagpili. Saan ko ilalagay ang aking pera? Okay, dun muna sa money. Syempre, kapag tayo ay gusto nating magkaroon, mabuild ang wealth, syempre dapat may pera. Saan kukunin ang pera kung walang natitira? Maghahanap ng pera. Pupwersahin ang sariling makapag-save. Gagawa ng paraan para matuto at makapaglagay sa alkansya o sa savings. Ano po? Pera, over time, kahit maliit muna sa simula, over time lalaki rin siya. Kasi ang sabi, pataasin ang pera, positive. Okay? Pataasin ang pera. Ibig sabihin, dagdag ng dagdag, tuloy-tuloy over the period of time. Money will grow. Tapos kailangan maintindihan natin gaano katagal kung gustong palaguin si pera ko. Hindi yung pwede sabihin, ay ma'am, kailan po pwedeng withdrawin? May isang example, OFW, akala niya nandito lang siya, bigla siya nawala ng work. Anong sabi niya? Ma'am, yung po bang inilagay ko na 2 buwan sa aking investment, pwede kong withdrawin? So, ibig sabihin, hindi na unawaan ng maayos. Ano po? Over time, hindi tayo nag-i-invest ng siyang-siyan lamang ang pera natin. Ibig sabihin, babawasin natin ito sa ating total na budget. Hindi yung buong pera natin na ilalagay natin. Kasi ito ay nakasalalay sa gaano katagal mo siya balak ipunin for the purpose of. Ano po, napakaganda. Kunwari, 3 years, 5 years, magdadagdag lang ako. So, klaro yon. Ano po? Kailangan maintindihan natin yung positive or negative. Mataas ba o mababa yung rate of return na ibinibigay ng investment na yon? Bakit doon nakasalalay? Kasi pag naintindihan natin na mas mababa pa ito kesa sa inflation, useless. Kasi hindi siya makaka-cover, hindi makaka-offset. Ibig sabihin, kahit maglagay ka dyan ng pera, wala namang babalik sa'yo, mababawasan pa, ba't ka pa maglalagay? Tama, di ba? So, kailangan maintindihan kapag ang percentage na ino-offer ay mas mababa sa inflation rate, ibig sabihin, hindi lalago ang pera. Okay? So, eto ba, yung pang-apat, eto ba ay babawasan ng tax? O walang tax kapag kinuha mo ang iyong investment, winidraw o niredeem ang investment. So very basic, 4 lang dapat tandaan. Paano ko maiintindihan na mag-grow ang aking pera over time? Kailangan maintindihan gaano katagal ang purpose ng iyong investment. Tuloy-tuloy ang paglalagay, hindi lamang one time. Naglagay ka ng 1,000, hindi mo na dinagdagan. After 2 years, ay oo nga no, nakalimutan ko palang magdagdag. Tapos nag-e-expect ka na lumaki iyon. So, marami po tayong dapat pag-aralan, but we can start even small. Ano po? Related po dito itong rule of 72 ni Albert Einstein. 72 is a constant number dividing the interest rate na ino-offer ni investment will give us the number of years na magdo-double si pera natin. So, di ba, napakagaling nilang ito si Albert Einstein.
So dahil sa compounding interest, dahil sa rule of 72, maintindihan natin yung power of compounding interest. Ibig sabihin, kunwari sa bank, 72 divide 1 is 72. Kapag naglagay ka ng 100,000 sa bank, after 72 years pa bago siya magdoble. So, ibig sabihin, problema natin, oh, okay. Dahil sa change, sa pagbabago ng panahon, nagbago din ang interest rate na binibigay ng bank. Ibig sabihin, kailangan kong maghanap ng ibang investment vehicle na mas malaki kesa sa in-offer ng bank. Okay, ano ang pwedeng ilagay sa bank? Siyempre, emergency fund can go to the bank for easy access, mabilis ma-withdraw, mabilis magamit, at mga transaction. Business transaction, bank-to-bank transaction, and so on. Diga po, mga online transactions. So, kailangan maintindihan natin ano ba ang dapat ilagay sa bank at ano ang hindi. Okay, may example po tayo dito. Where to put our money? Ano po? Ito ay comparison ng dalawang branch or sangay ng where to put our money. Ano? Pag sa banko, ang tawag sa atin, depositor. Okay? Depositor. 1% ang binibigay sa atin, di ba? Dahil yun ang napagkasunduan, pumirma tayo. Si bank, inilalagay ito sa iba't iba. Government securities, commercial paper like corporate bonds, stock and equities, PSI public enlisted companies, okay? Retail loans like credit cards, house, car, business loans, and so on, and real estate. Can you imagine? These government securities and so on will give the bank a 12%, and the bank will give us a 1%. Kasi depositor lang naman tayo. The difference in investing in mutual fund, investor tayo. Sa 12% na return, inilalagay din si mutual fund sa mga government securities like treasury bills, notes, and iba pa. Corporate bonds and all. So dahil investor tayo, kung magkano ang na-earn na income, babalik din sa atin. So napaka laki ng difference. Ano po? Investor versus depositor. So, mas maganda na maintindihan natin. Safe ba yan? O baka scam yan? So, kaya nga po tayo nagkakaroon ng pag-aaral. Tingnan natin, ito bang paano maiintindihan na hindi scam ang ating papasukin? Ay di tayo rin sa ating sarili ay magre-research maliban sa binibigay ng ating mga financial educators. Ano po? Kung hindi kayo nagtitiwala sa inyong kausap, kayo mismo ay gagawa ng paraan para mas maintindihan. O magtatanong sa iba na pinagkakatiwalaan ninyo para mas maintindihan ninyo ng klaro bago kayo maglabas ng pera o bago magsimulang mag-invest. Okay, ito po ay example lang. Ano? How much can you save to achieve your financial goal? Ang sabi natin kanina, magkano ba o yung iyong target amount sa iyo ilang taong savings na gusto or investment na gusto? Ano po? 5 years? 10 years, 20 years, 30 years, 35 years. Siyempre, pag bata, pwede pa yung 35 years. Magkano ba ang dapat kong isave monthly? O dahil kunwari, matanda na ako nang nakapagsimula, kung gusto ko na agad magkaroon ng milyon, ibig sabihin, within 5 years, malaki-laki yung tatrabahuhin ko. Ang makikita lang natin dito, pag ikaw ay nag-i-expect ng milyon dahil ikaw ay nag-invest, tapos ang hulog mo naman ay 1,000 pesos lamang monthly, minsan ay nasa blay pa. So, ibig sabihin, hindi tama ang target amount at sa ginagawa. So, ganun po ang pinapakita lang dito. Kung ano ang target natin, yun ang ating tatrabahuhin. Pero syempre, kung ang ating action or ang execution ay taliwas para ma-meet yung ating goal, syempre hindi natin yun ma-meet. Wala tayong ibang masisisi dito. Diga po, ganun naman. So the interest or the growth of our money will be bonus. Kasi in the end of the day, kailangan nating mag-save para sa ating future. 10 years from now, baka retired na ako. May million na ba ako kapag ako ay
1,000 lang ang hulog monthly sa 4% na interest rate? Hindi, di ba po? Ibig sabihin, dapat pala minimum 5,000 ako. Eh kung mababa ang market, bagsak ang market, ibig sabihin, dapat mag-ipon ako pala ng 10,000 monthly man lang, continuous sa loob ng 10 taon para ako magkamilyon. So, di ba, malinaw, kapag hindi natin alam, ang dami nating sinasabi, nakita natin sa Facebook, kwento ng kapitbahay, minarites sa atin na kung sino. So, ganun po. Kaya napakahalaga na tayo mismo sa ating sarili ay makapag-aral. Ano po? So, ano naman yung fourth? Papaano ba natin binidivide yung ating kinikita? Nandito ba tayo sa kaliwa? Di ba? Sabi natin, ay, naku, I've been working so hard all my life. I wasn't able to save anything. Where did my money go? Yun pala, kaya pala ganun, we are following a wrong saving formula. Ano po? Income minus expenses is equal to optional savings kasi wala nang natitira. Ang sabi dito sa formula, sa concept number 4, follow the pay yourself formula, which is napakaganda naman talaga. Abundance formula po. Ano? Tayo ay magsisave, magsisimulang magsave, hindi naman kailangan 100%, 80%, 50%. Di ba? Ang basic nga dito na example, 20%. Itabi mo, ibayad mo sa iyong sarili, sa iyong future self. Para pag pagod ka na o nawalan ka ng work, meron kang mahuhugot. Pag nag-retire ka, meron kang mahuhugot. So, napakaganda, diga po. You're 100% less 10% for God, for helping others, for returning to the community. This is all tithing or may church tayo, ibibigay natin pagtulong sa iba. This is all for that area. Kasi diba, we recognize that every blessing that we receive is from God. So, we return it by giving back to the church or the community or charitable community and institutions. Ano po? So, the 20% is all for our future self. Saving. Savings para sa ating future self. And then the rest, the 70% will go for all the expenses. Okay, kanya-kanya na kayong comment dyan for sure. What if 70% is not enough for my needs? Kaya nga po, kapag hindi enough, may kailangan kang gawin. Increase income, reduce expense. Pag sasabihin, ay naku, hindi ko yan kaya. Pagod na nga ang katawan ko, hindi ko na kaya, mamamatay na ako. Diba? Ganyan po ang ating mga madalas maririnig. Pero paano mabibuild ang ating personal finance kung hindi natin ito aayusin? Doon pa rin tayo sa wrong formula. Diba? So, mauuwi tayo ng, okay, 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, nangangarap pa rin tayo na sana pala correct formula of saving yung ginawa ko. Ano po? So, eto pa, problema din to eh, itong money talk strategies of the wealthy. Poor mindset, rich mindset. Spend money and save what is left. Sabi ng rich people, rich mindset, save money and spend what is left. So, nasa, ibig sabihin, nasa mindset yung problema. Paano yung ginagawa ko, hindi pala yun makakatulong sa akin. Consider healthcare and insurance as expense. Para sa mga rich, consider healthcare and insurance as investment. Diga po, another thing, we work hard for money as per the poor mindset. But the rich, let their money work for them. Kaya para sila yung mayaman. Diba? The difference between the wealthy and most people is the way they think and planning their future. Diba po? So napakarami ang ganito. So sumama tayo sa mga tao na makakatulong sa atin na pataasin ang ating pagkakaunawa tungkol sa pagmamanage ng ating pera. Ano po? Para makatulong sa ating future. So, call for action tayo. Personal financial roadmap. Paano ko nakikita yung financial ko 5 years from now, 10 years from now,
20 years from now. Okay? There is no one to take the first move to save for myself or for yourself than you are. Diga po, wala lang maasahang iba. Tayo lang. So kapag hindi tayo nakapagsimula, walang magbibigay ng regalo sa atin na future. Diga po. Sabi nga dito, decision, execution, and control. Ang decision ay laging galing sa atin. Makaka-decide tayo kung tama nating naunawaan. Not making a decision is actually a decision. It is a decision to stay the same. Diga po. Ano naman yung execute? Bakit ko kailangan? While we are learning, wag na nating hayaang, ay, sa susunod na pag-alam ko na, we can execute. Start small. Diga po. And continuously, we are growing. We develop the habit. We appreciate more. Hanggang sa nandun at sa sistema natin yon. Ay, gusto ko nito, gusto ko mag-ipon, gusto ko ng ganito. Malinaw na. Ano po? Personal financial control, when you know your cards. Mabilis pong mag-desisyon kapag alam mo na meron kang backup. May mga options. Ano po? You know how to get there. Alam mo agad kung paano ka makakapunta dun kasi malinaw ano yung target mo. You can also guide others when it is clear to you. When you do that in action in your daily life, you can basically kwento, di ba? You can easily share. Uy, ganito din yung ginawa ko. Napakadali lang. Medyo mahirap sa una. Di ka po, mabilis siyang ikwento. Very natural. So to end, syempre, sabi ni Mr. Rex Mendoza, your personal economy is the most important. Wala ka namang control sa economy ng bansa, at hindi ka rin naman political expert or economic expert. Pero you are 100% responsible and 100% accountable sa mga nangyayari sa personal economy mo. Dahil ang personal mo o personal economy mo includes your present and your future, which is very, very important. Ano po? Kung tutuusin, ang dami nating comment, mahilig tayo sa social media, but we ignore to look at ourselves. Paano ako? Kumusta ako after 5 years? Ano yung aking ganap? Diga po, yan ang term natin. Ano yung ganap ng aking financial status after 5 years? Ganito pa rin ba ako pa-forma-forma, pahingi-hingi ng donasyon? Pa-Gcash naman dyan? And so on. Depending on others, hingi-hingi system and all. So you can start attending and ano po, leveling up financial understanding para sa sarili. Kahit sabihin, mahirap lang yung terms, pero kahit pa sabihin natin, ako ay magbabarbecue, ako ay magtitinda ng mga gulay-gulay, for sure, pwede. Pwede po, walang imposible. Okay? So to end, thank you so much sa inyong lahat. I am Marianne. I am so proud part of this community. I am continuously grateful na ako po ay kabilang sa community na ito at ako ay kailanman ay hindi yuyuko at mahihiya na ako ay nagsishare kung paano ang tamang pag-iipon at paano ma-guide ang mga families natin na matuto rin ano po sa financial matters. So para po sa mga additional information, kung gusto nyong makasubaybay sa mga posts, mga stories, ano, success stories ng mga nagtagumpay na savers and investors, you can visit my page, FB page po, Aspire to Inspire Families Through Financial Literacy or Financial Education. Another page po ay Marianne Tuquib on Personal Finance. You can call, message, or email me at mary040677@gmail.com or you can connect with me. Please add me on Facebook, facebook.com/marianne.tuquib. May bio link din po ako for more information about finance. bit.ly/bio_marianne.tuquib. At may YouTube channel din po ako, Mary Antukin. So anything concerning personal finance, and if you have a suggestion, you have question, you please feel free to message me in any of these social media accounts. Ano po?
Thank you so much, everyone, and God bless. Keep safe.